at what point in their life po talaga na gusto nilang sumuko, parang ayoko na. Suko na ako. Ngayon, nararamdaman ko na. Pinagsabi mo. Sumusuko na ho ba kayo sa akin? Oo, minsan lang ako sumuko. Sa asawa ko. Ayos, ano? Ako kay Jesus. Wow, galing! Ganti lang ba talaga buhay natin para lang tayo maghirap at magdusa? Hello! Hello! Kamusta po kayo? Praise God! Napagandang araw na ito. Sobra po! Grabe mga kuya. Pero bago po tanungin ko po yung aking katanungan, eh, meron po pala nagpapa-shoutout sa atin. Ah, ganun ba? Okay lang po ba? Oh, actually, nakita ko po sa mga comment section, kaya thank you po talaga sa inyong mga comments. Nagpapa-shoutout po. Shoutout po kay Miss Aimee Bascunya. Hello po! Thank you po. Sugi doon nating manonood yan. Thank you po. At syempre po sa De Leon family. Hello po! Thank you po. Syempre po, thankful tayo sa kanila. Pero mga kuya, ito na nga. Syempre, may panahon na thankful tayo. Pero kuya, I don't know kung makaka-relate po kayo, ah. Pero marami na beses sa buhay ko na naka-feel po ako ng parang gusto ko nang sumuko sa buhay. Ewan ko po kung makaka-relate po ang ating mga nanonood na at one point in their life po talaga na gusto nilang sumuko, parang ayoko na. Suko na ako. Mga kuya, kayo rin po ba dumating kayo sa punto na suko na ako, ayoko na? Kayo, mga aming manonood, masasabi niyo po ba na suko na ako? Grabe. Mga kuya. Ngayon, nararamdaman ko na. Pinagsabi mo. Sumusuko na ho ba kayo sa akin? Minsan lang ako sumuko. Sa asawa ko. Ayos, ano? Ako kay Jesus. Wow! Galing! Bago ko nakilala si Jesus. Yeah, yun. Tama naman. Wow! Kasi nauna ako si Jesus bago yung asawa ko. Grabe po. Kuya, minsan nararamdaman ko na ang mahal ng mga bilihin. Tapos po, parang totoo ba yun na may bago na naman doon? Ewan ko, totoo ba? Meron na naman doon mga bagong bayos. Usap-usapan. Usap-usapan. Totoo ba yun? Ay, naku. Pati mga issue ng food crisis. Sa totoo lang, all over the world, mapapansin mo, parang ang dami talagang challenges na nangyari sa buhay, no? And kaya tanong ng tao, parang may kinabukasan ba? Eh, but sana ko yun lang. Eh, yung ugali pa ng tao. Parang kung mapapansin mo, nasyadong individualistic ang mga tao ngayon, unlike noon, parang they always think of others. Ngayon, parang wala silang pakialam. Pag napakan ka, di ko pinapansin. O kaya naman, sa daan, yung traffic lang natin, minsan, wala na sumusunod halos ng patino sa daan. Eh. Oo, parang, wala sumusunod. Parang ang hirap, parang tatanungin mo, ganti lang ba talaga buhay natin para lang tayo maghirap at magdusa? Kaya na-feel mo, ma-feel mo talaga 'yung sinasabi mong gusto nang sumuko, eh. Baka po makatulong po tayo sa mga nakaka-relate sa ating mga nanonood na. Kasi minsan mga kuya, ito sad po. Minsan parang ayaw na talaga nilang mabuhay. Kasi suko na sila talaga, ayoko na. Ganun po. Actually, marami nga rin 'yung kahit kabataan ko, Evan, ano? 'Yung mga parang sabi nga nila, tumataas yung suicide rate. Lalo na sa mga kabataan. Now, going back, Tosca Tutal, yan naman yung pinag-usapan natin. Naalala ninyo, we're doing a series on joyful living. Okay. Parang trying to figure out yung secret ni Paul. No? And mula sa sulat niya doon sa mga taga-Philippi, ng mga Christians sa taga-Philippi, makita natin doon yung sikreto niya eh. Nung pagtangkal lang ng saya ni Paul. And kung naalala nyo, naiwan natin yan yung sa Philippians 3, 17 to chapter 4 verse 1. No? Siguro basahin na rin natin para makita natin, baka makatulong to sa yung kalalagayan at mga, marahil hindi lang kalalagayan natin natin dito, kundi kalalagayan ng marami. No? Yung parang feeling of parang discouragement, feeling na parang ayoko na. Kasi nangyayari sa opisina yan, nangyayari yung mag-design ako, ganyan. Nangyayari sa bahay yan, divorce na, o kaya hiwalay na, ganyan. Nangyayari sa mga anak yan, ayoko na mag-aral, drop na. So ang dami, lahat yan, pinagdadaanan ng iba't ibang tao. At kung sakaling hindi ka naman dumadaan doon, di, praise God, pero at least alam mo na yung sikreto, just in case na dumating yung panahon na parang makaramdam ka ng gantong kalalagayan sa buhay. Mga kuya, huwag kayo susuko. Biruin niyo po. Hindi niyo po binibigay sagot. Meron na akong tanong na gusto ko itanong. Huwag kayo susuko sa akin. Pero mga kuya, pwede po inagdag ko bago baka pwede niyo po isegue. Kasi mga kuya, bakit po ganun? Bakit po tayong bilang tao, nakaka-feel tayo ng gusto nating sumuko?
bakit pinagdadaanan natin yung mga kuya? Kasi ayoko, pero biglang dadating na lang talaga. Bakit po natin pinagdadaanan yun bilang tao? Ang maraming dahilan. Kuminsan, kaya tumusuko tayo dahil yun ang kinundisyon sa atin ng ating environment, yung mga nagturo sa atin na ang highest good, yung personal happiness natin. Kaya pag hindi na-achieve mo yun, suko na. Mm-hmm. Eh, mali yun eh. Hindi naman yun yung pinakamarangal, pinakamataas na dapat mong layunin. Oo. Kasi kung babasahin natin yung Pilipas, yung Philippians, iba yung highest good ni Paul eh. Sabi, press on, sabi niya, for the price of the upward call of Jesus. Iba yun, hindi naman yung kaligayahan yung focus niya. Yes. So isa yun sa dahilan kung bakit sumusuko. Mga iba, dahil parang wala na rin sila nakikita ng kinabukasan. Oo, kinabukasan. Ganun ho. Parang ang dilim na, parang wala ng hope. Yan. Brown na? Sabi nga nila, pagka yung hope nawala, nako, laking... Ano yun? Kahinaan. Parang talo ka na kagad. Ay, totoo yun. Yung hope. Napakahalaga ng hope na yun. Kasi kung sabi nga ni Kuya Bo, pag wala na yung hope, gusto mo nang mawala na rin. Hope. Oo. Merong sinulat yung isang poet doon eh. Ang pangalan niya, si Dante. Nilagay niya doon sa ano, sa hell, sa impyerno, yung inscription, abandon all hope, all who enter. Ibig sabihin, pagdating mo sa kung sa impyerno, walang hope. Walang, doon lang ang walang hope. Pero alam mo, isang nakita ko nina, isang dahilan kung ba't sumusuko, sobrang taas ng expectations na hindi realistic. Unrealistic expectations ba ang tinatawag? For example, di ba, karamihan ng mga nag-aasawa, ang papanood nating mga palabas, katulad ng Snow White and the Seven Dwarfs, kanyan, o kaya Sleeping Beauty, laging ending doon. And they live happily ever after. Di ba? Oo nga. Parang ang ganda, di ba? Pero hindi naman yung totoo. Oo, kasi si Snow White, nung napakasawa na yan, nagluluto na, nagiging black coal. Ano ho? Yung nangingitim din yan. Hindi kaya napanood yun. Anong version mo yan? Diba? Ang ibig sabihin, hindi naman totoo yun na parang yung Prince Charming mo hindi na magbabago. O kaya, di ba, parang ganito, pag nag-asawa ka, kunyari kung lalaki ka, iniisip mo yung asawa mo hindi na magbabago. Parang, wow, yung Prince sexy Charming. Yan. Yung ganda niyan, hindi na magbabago. Eh kaso, yung 36, nung napangasawa mo na, for some reason, naging 48 straight. No? Grabe naman. Ano nangyari? Sobrang naman. Kasi, di ba? Bingo. Diba? Tapos iba naman, yung mga lalaki naman, ang iniisip nila, magbabago naman yan. Yung expectation na parang, di ba pag may naninigarilyo boyfriend, ayoko na naninigarilyo ka. Gaganyan naman, ate-ate ba? Tapos sabi niya, sige, hindi na. Bababa na ngayon, tatanggalin. Eh, nung asawa na, pag tinamo, naninigarilyo ka naman? Tumigil ka, sasapakin kita. Grabe naman. Nag-iba yung ano, yung bakit ganun? Yung expectations mo, parang anlayo na. Kaya alam mo, itong mga importanteng bagay, no? Unang-una, kailangan maging realistic yung expectation mo. Kaya yun ang nakita ko dito kay Paul. Si Paul, he has all the reasons to be discouraged. Kaya balikan lang natin dito. Bakit ko nasabi? Tingnan ninyo, unang-una, dun pa lang sa Philippians 3, sabi niya, verse 2, na beware of dogs, beware of evildoers, mga ganyan, no? So, the false circumcision. So, ikaw nakakulong ka. Tapos, here you are, narinig mo na mayroong mga nagtuturo ng alanganin na sinisilo yung mga tao. So, parang kung ikaw yun, susuko na ako, pero hindi si Paul. Okay, di ba? Tapos, isa pa, tingnan niyo, verse 18 naman, magugulat ka. Sabi niya, and for many walk of whom I often told you, now tell you, even weeping, that they are enemies of the cross of Christ. Aba, may mga naniwala na talaga. At hindi lang kasama natin, tapos biglang ngayon kaaway na ni Jesus. Nga. Ang sakit nun. Kaya nga ang sabi ni Paul, weeping na siya. May iyak na siya. So, sa madalit salita, nangyayari pala talaga yun. So, pwede palang mangyari yun. Kaya minsan, yung expectation mo maging realistic. Kung sa panahon ni Paul nangyayari yun, that has all the reason to be discouraged, tayo rin isipin natin, nangyayari sa atin yun. So, ano dapat natin gawin? Oh, maganda so, katulad ng si Paul, paano niya na-maintain yung joy niya na para hindi siya
masyadong affected sa mga nangyaring ito. Hmm. Yes, he was affected, but he knows how to manage it. Oh. Di ba? Oh. Anong, kaya sabi ni Paul, gayahin ninyong aking halimbawa. Oh. Diba? Gayahin ninyo. Sabi niya, those who walk according to the pattern you have in us. Pagmasdan ninyo, panoorin ninyo yung aming ginagawa. Now, bakit? Isa sa mga halimbawa na kinangahawakan ni Paul, yung verse 20, for our citizenship is in heaven. Now, alam niyo bakit importante yan? Isipin niyo, sa isang itong bayan na to, hindi ito ang ating bayan. This is not our citizenship. Kasi our citizenship is in heaven. Now, pag second class ka sa mundo, talagang expect mo na yon na you will not experience the full benefit of this world. Okay. Kasi this is not our home. Oh. Di ba? Expect mo na yon. Para yung mga napanood kong mga palabas na pagdayuhan sila sa ibang bansa, siyempre parang limitadong kilos. Oh. Di ba? Parang hahabul-habulin ka kung wala kang visa. Pero kung may visa ka, ganun pa rin, hindi pa rin makikita may full privilege. Alala ko sa may bansa, sa Middle East, hindi ko na sasabi ko ano. Ano, kapag citizen nila, binibigyan sila ng pera. Pag, ikaw yung maasa ka rin sana ng makatanggap, hindi ka makakatanggap ng ganun kalaking halaga. Sa traffic, pag nabangga, yung citizen ang laging taba. Ganun ho? Kasi isa lang. Hindi sana nabanggayan kung wala ka rito. Ay, grabe. Ang sakit naman mo. Magiting mo na ako. Anong bansa? Delikado. Di ba? Baka hindi ako papasukin doon. Pero yun ang totoo. Ibig sabihin, pag hindi ka citizen sa isang lugar na yun, meron kang limitations. So, sinasabi ng Diyos, kapag ka na, ano, mga kasuko-suko mga pagkakataon, paalala mo sarili mo, hindi ito ang tahanan mo. Yeah. As in, totoo. Ito pong Earth, ito pong Pilipinas, hindi po itong tahanan ko. Hindi ito yung totoo nating tahanan. Kasi meron tayo, kumbaga, bakit tayo nandito? Ayun nga temporary po. Temporary. Ito ang ganda. Kuya Erwin, sabi ni Paul, we are ambassadors of Christ. Ambassadors tayo. Nandito tayo, hindi lang dayuhan. Ambassador tayo. Actually, mga kuya, please help me, no? Kasi, ang ganda po pakinggan, pero sa totoo po, hindi ko po talaga maintindihan kung ano po ba yung benefits ng pagiging ambassador. Kasi like, Tosca, you're ambassador for Christ. Parang, wow, ang ganda pakinggan, pero hindi ko talaga lubos na maintindihan. Gusto ko po ma-fully, gusto ko kumbaga sa benefits, gusto kong ma-talagang maximize yung benefits, talagang ramdam ko talaga. Pakinggan mo si Ambassador Erwin. Ambassador Erwin! May privilege at saka expectation din yan. Yung expectations, sinasangka na para sa ayan. Pero may privilege as an ambassador, may immunity ka eh. Hindi ka basta-basta ma-arrestor. May immunity ka sa ibang bansa. As ambassador ka. Pangalawa, you are a representative of the king or president of the country you are representing. Para ka din presidente doon sa lugar na yun. Very good. Okay po. Na, kung ano man ang sasabihin mo, parang sinabi na rin ng iyong pangulo o hari. Wow. Ganon tayo, ambassador. Ganon ang pagiging ambassador natin. Kaya you better represent Christ sa buhay mo. Tama, no? Hindi pa pwedeng para tayo parang nagwawalang bahala. Either as ambassador or citizen, representative ka ni Jesus. Yeah. Pero ang sarap din, no? Kasi yung ibig sabihin, yung provision mo is not dependent on the country. Na your that sung kan as assignment assigned country kundi yung hari na nagpadala sa iyo. Pero paano po ako dapat umasta or parang how should I live my life as an ambassador of Christ? Kasi ang ganda po yung title pero baka naman mukhang hindi po mukhang ambassador of Christ yung dating ko ba? Paano po yung di ba Kuya Erwin, correct me if I'm wrong. Una yung ambassador will communicate the message of the king to the country kung nasan siya. Kung merong mga messages yan, siya yung parang conduit ba? Siya yung parang dadaanan eh. Kung ano yung mga kailangan sabihin sa hari naman, siya ang magkikipag-communicate. So, una-una, communicate the message of the king. So, iko-communicate po natin yung message ni Jesus
Oo, sa ibang tao. Kailan dapat alam mo yung message. Oo, oh, alam niya. Alam kailangan mo. Tama kasi baka kung ano-ano lang sabihin ko. Oo, kung hindi, re-record ka sa sambahin. Yes, kasi baka sabihin, uy, rogue to. So, so paano po, like, sa example po ni Paul, paano po magagawain po na talagang ma-ensure ko po na tama po yung pagiging ambassador of Christ? Yan. Kasi una, bakit hindi ka susuko? Kasi may mission ka. Tandaan mo, kasi sandaling wala kang, pag wala kang taong mission, naku, lagi yan makukonsibisyon. Susuko yan. Kasi magiging dependent ka masyado sa pangyayari kasalip sa pinapagawa sa'yo ng iyong hari. Okay? Kaya, alam mo na mayroong pinatatapos sa iyong hari. You are my representative there. Diyan ka, hanggat matapos yung pinagagawa ko sa'yo, unless palitan ka na doon. Pero the mere fact nandito tayo, hindi pa tayo pinapalitan, let's do it with all of our hearts. Kaya wag kang mawalang ganad sa mga nangyayari kasi hindi naman yan ang mundo mo eh. Meron kang mas magandang mundo. Oh. Alam mo yun. Hey, kung ikaw ay taga-Amerika, kunyari, let's say, taga ano ka, sa Amerika na maayos noon. Ayoko yung Amerika ngayon eh, kasi magulo eh. Halimbawa yung Amerika noon na parang andito ka sa Pilipinas, tapos ang gulo ng Pilipinas, buti lang dito bayan ko. No? Diba? Buti lang dito bayan ko, parang ganon. Ako rin, pag nasa ibang bansa ako, parang minsan, hindi ko gusto yung mga ginagawa nila. Parang salamat na lang, hindi ako taga-root. Buti lang sa Pilipinas, hindi ganyan. Diba? So, naaano ka. Ngayon, pagkakain ka rin. Kakain ka. Ano ba ng pagkain dito? Walang kalasa-lasa. Pero pagbalik sa Pilipinas, kakain ko itong gusto ko. Diba? Kasi, yun yung ano, meron kang kasanayan. Meron kang kulturang ano, dala-dala. So, yun yung hinahanap-hanap mo. Kaya, hindi ka dapat sumuko kasi hindi tayo nandito para lang kumain, masyal, ayun, o kaya magbasdan, magbasid. Kundi nandito tayo to fulfill a calling. Naalala mo yung kwento ng isang tumakbo sa ano sa Aurora? Sabi niya, I was not sent here by my country just to run, but to finish the race. Ano yun? Kasi marathon yun. Ano ni? Halos nakadun na lahat sa finish line yung mga tao. Siya, ano, pwede grabe. Siya sumuko kasi hindi na din siya magkakaroon ng medalya. Baliwala na rin. Pero hindi. Hindi po siya sumuko. Talagang tinapos niya yung race. Wow, ang ganda. Kaya ako yun. Wala na. Ba't pa ako tatakbo? Oo nga. Susuko na rin ako. But hindi. I'm representing my country. Kaya andito ako, pinadala ako dito, hindi para tumakbo lang, kundi tapusin yung karera. Dapat so, ganun ang attitude natin. Oo, ang ganda nung sinasabi ni Paul, ano? Oo. Kaya parang, ano, huwag natin kalimutan yun. Kunyari, kung kayo po ay tagasunod ni Jesus Christ, at siya ang ating iyong hari, ating hari, naku, huwag kayo susuko sa mga nakikita ninyo. Sa totoo lang, mas mataas ang ating hari, kaya alam niya lahat ng pangyayari, hindi yan surprising sa kanya. Kaya tayo, lakad tayo with him. Speechless. Talagang ina-absorb ko muna itong sinasabi niyo. Kasi mga kuya, syempre, ang ganda po na sinabi, fulfill a calling. Fulfill a calling. Tsaka yung at times na parang very challenging, na parang ano ka na, parang gusto na sumuko, ito pakinggan mo. Ito is, excited po yan. Tinan mo yung verse 20. Tapusin na natin verse 20. Ano sabi niya? From which also, we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ. Wait for a Savior? Oh, parang ganito yan. Kung sakali man na nalagay tayo sa alanganin, kunyari, kung ano, literal na ambassador ka, tapos inatake yung embahada mo, nalagay ka sa alanganin, wala na kayong pag-asa. Hindi, may Savior na darating. Oh. And He will never come late. He will always come on time. Ito nga sa translation dito, sabi dito, pero tayo, mga tagalangit, tagalangit tayo, at hinihintay natin mula sa langit ang Savior natin, ang Panginoong si Jesus Christ. So, tagalangit tayo. Yes. So, hindi talaga tayo pababayaan ni Lord, kahit anuman niyang sitwasyon na yan, mga kuya. Kasi siya yung ating tagapagligtas eh. Sarap, no? Tapos, yung mga kaaway naman natin, yung mga tipong nakakasakit sa tipong mga, hindi, parang talagang inuusig tayo, tingnan mo yung, yung preceding verses naman. At tingnan mo yung verse 18 and 19. Nakakatuwa eh. Sige, basahin mo nga. Okay po. Philippians chapter 3 verses 18 to 19. For many walk of whom I often told you and now tell you even weeping that they are enemies of the cross of Christ, whose end is
distraction. Ang bigat, distraction. Oh. Opo, whose God is their appetite and whose glory is in their shame. Set their minds on earthly things. Ayan, yeah, tingnan niyo yung difference. No? Isipin mo, yung ito, worldly ito. Ano to? Appetite ang iniisip, sarili lang. Oh. Ibig sabihin, lagi isip niya, paano niya bubusugin ang sarili. Oh. Well, ibig sabihin, puro sarili lang iniisip niya. Wala siya pakialam, gutom ka, mahalaga ako, busog ako, parang ganyan. So kahit anong gawin niya po, basta mabusog siya, kahit mali. Sa buhay, ganun naman ang maraming tao. Oh. Sa totoo lang, hanggat may makukuha sila, yun ang iniisip nila. Hindi nila iniisip, ano ba makakabuti sa marami. Diba? Kam-kam sila ng kam-kam. Kaya, magdidesisyon sila, magkano akin dyan. Ay, hindi naman yung ano makakatulong sa lahat. Ganyan, so, parang kahit may naapakan na pong tao, okay lang. Basta mabusog ako. Basta mahalaga, yun ang sasabi niya. Tapos, parang nakakahiya na ginagawa nila, pero masaya pa sila ron. Pero masaya po talaga sila. Parang kasi parang nakaisa kami. Hindi nyo ba naman kasi mga nakikwento, di ba? Pare, naisahan ko yan. Gari naman, ho. Isan, parang nakakahiya na, pero pinagmamalaki pa nila. Totoo yun. No, kunyari, yung sa trabaho. Ay ko, nakaiwas ako sa trabaho. Ginawa lahat ng kapartner ko. Masaya pa sila noon. Pero nakakaya yun sa totoo lang. Kaya the glory in their shame. Tapos yung huling-huli, napaka-earthly nila. Wala silang inisip kundi lupa. Kasi wala naman silang ibang bayan eh. Kundi itong lupa lang. Nagigits. So yun lang, dun nakatuon yung kanilang pag-iisip lang. So dito, totoo. Kasi dyan, they find the security in this earth. Kaya dito sila nag-i-invest. Yun po. Kaya basta ma-secure ko yung future ko dito. Ang problema, hindi ka naman masisecure. Mamamatay pa rin. Iwan mo pa rin lahat yan. Kahit magpa-stem cell pa, mamamatay pa rin. May pinatatama ka yata. Wala po! Wala po! Wala po! Sa dami natin nakikilala, maaring mahaba ang buhay, patay din sa bandang uli. Oo, patay din. Tsaka gusto ko idagdag din sa citizenship of heaven. Hindi naman tayo pinanganak na citizen of heaven agad. Naging citizen of heaven tayo nung tinanggap natin si Jesus Cristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, yung pagiging citizen of another kingdom, or another God, hindi ka basta-basta rin magiging citizen yan eh. Meron kang may tinatawag na oath of allegiance. Yes. May oath of allegiance. Kasi yung, sa di ba po yung sabay parang panunumpa ng katapatan. Yan tawag sa doon yun. Hindi automatic? Hindi automatic. Nyari, ba't ka ba naging citizen? Ay, pinanganak akong citizen na ng heaven. Walang ganun. Walang ganun. Pero sa bansa po, pwede po yun, di ba po? Parang pag pinanganak sa Pilipinas, pero meron ka pa rin responsibility. Pero pipili ka pa din. Responsibility. Kunyari, magulang mo, Amerikano, halimbawa lang. Tapos, mukha lang ho, pero. Halimbawa. Tapos, pero, pinanganak ka sa Pilipinas. Hindi automatic na Pilipino ka na agad. Minsan, ano ka pa rin, mamimili ka pa rin. Ganun din. Uy, Amerikano magulang ko. Hindi pwedeng automatic Amerikano ka na. Dito ka pinanganak eh. May pinapatamaan mo kayo. Wala naman. Sorry po kuya, joke lang. Puno ka ng puno ah. Joke lang. Okay lang. Ibig sabihin, di ba? Hindi siya automatic. You have to make a choice. Then yun nga sabi niya, mayroong oath of allegiance. Oath of allegiance. Matindi yan, oath of allegiance. Kasi mga ngako ka eh. Nasusuportahan mo yung bansa na kung saan ka magiging citizen at you will protect. Kaya ang hirap ng dual citizenship. Dalawang po protect. Kasi paano yan? Kunyari nag-awa yung dalawang bansa. Yung bansa. Pareho kong citizen. And dual ka citizen ka. Mag-suicide ka niya. Sino pagtatanggol mo? Kaya sa Panginoon Diyos, isa lang citizenship mo talaga dapat. Citizen or ditong earth. Citizen of heaven or earth. Walang dual citizen. Meron din naman. Kasi ako dual citizen. Dahil senior. Senior citizen. Yay! Mabuhay! Ako hindi ko na iniisip niya kasi eternity na. One point. Wala naman mo kayong pinapatamaan. Wala. So balik tayo sa pinag-usapan natin. So ang ganda nung sinabi ni Kuya Erwin yun, na parang you have to express your allegiance to be part of this citizenship. Huwag mo isipin na, hindi, pinanganak kami, yung magulang ko, citizen of heaven, yun ang claim nila. Tapos ako rin, citizen of heaven, automatically, hindi ganon. No? O kaya naman, nag-a-attend na ako dyan sa mga pinupuntahan ng mga citizens of heaven. So, citizen now, hindi, you need to
have that oath of allegiance. So, mga kuya, paano po tayo mag-oath of allegiance? Paano po natin gagawin yun? Mag-a-apply po ba ako ng visa? Mga ganyan? Paano po ba yan? Hindi mo kailangan ng visa pagka ikaw ay citizen. Ako nga po pala. Pero, maganda yung sinasabi. Si Kuya Erwin na magpapariwala. Oh, sige po, please. Paano po tayo naman mga kuya? Paano po ba yung maging citizen ng heaven? Magagawa ka ng testimony mo. May testimony ka yan eh. Ganito ako noon. Tapos na kilala ko si Jesus Kristo, tapos ngayon ganito ang buhay ko. Oras na ibinigay mo, pinahagi mo yung testimony mo. Sinasabi mo sa kanila na ibang tao ka na. Na normally yung testimony na yan, binabanggit mo yun during water baptism karamihan. Okay. Tama. So, naalala ko lang kay Erwin sabi ni Jesus, di ba? Those who want to follow me, take up your cross, deny yourself, and follow me. So what does it mean? Pag sinabi mo ang oath of allegiance, Lord, ikaw na talaga yung Panginoon ko. Oo. Di ba? Hindi na ako. Kasi tayo naman talaga, Panginoon natin, madalas sarili lang natin. Diba? Sinusunod natin yung gusto natin. Kung saan mo gusto pumunta, punta ka roon. Kung saan mo gusto mong gawin, kung gagawa mo. Kasi hindi natin iniisip na, hindi, itong buhay na to, hindi na akin. Mula ngayon, si Jesus na. Kaya nga, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Yun ang aking ano. Tapos ang pangalawa, sabi niya, take up your cross. Yung ibig sabihin kasi nun, patay ka na dapat sarili mo. Once kasi during that time, pag nakita nilang may dala-dala ka ng cross, you're dead. Tama-tama, next week yan, pag-usapan natin kasi Passion Week yun eh. So once a person carries a cross, nakita nila yun, yun yung execution yun, death yun. You're dead. And deny yourself. Hindi na tungkol to sa'yo. It's all about Him. Diba? Kaya ang ganda ng karakter niya, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Diba? Who loved me and gave Himself for me. Lagyan natin sa practical na bagay. Halimbawa, sa buhay mag-asawa. Yung babae, pag sinabi mo, mag-submit ka sa asawa mo, no way! Normal yan. Hindi madali. Pero you have to believe. Lord, paano ko abusuhin ako nito? Yung lalaki nito. Okay. You need to trust Jesus. You follow His instruction na, Lord, I will live by faith in your words. Di ba? Okay, I will submit. Ayan. Kahit na labag po sa loob niyo. Oo. Kasi sa una, parang labag. But you're doing it to Jesus. Di ba? Ngayon, nagtitiwala ka that Jesus is higher than your husband. Yes, so, pinagpe-pray mo ngayon yung husband mo. Okay. Pinagpe-pray mo. Tapos, ito namang husband, love your wife. Eh, bungangin na to, Lord eh. It's better to be in a desert. Sakit naman yun, kuya. Hindi may ikaw to eh. Wala naman ako pinapatawa. Wala naman. Sabi niya, parang, it's better to be in a desert than to be in a contentious woman. Nasa Bible diba? Po yan? Nasa Bible yun. Ngayon, ikaw sabi ni Lord, love your wife. O di, Lord, I will live by faith. I will love my wife. Kung ito yung contentious, kayo rin ang kikilos, Panginoon, how to make it loving. Okay. Diba? Kaya, in other words, nagkoconnect ka kasi sa Diyos eh. Apo. Kaya you're living by faith according to that standard. Mga anak, isipin mo, how can I honor my parents? Napaka-dishonorable ang buhay. Di ba? But you need to trust the Lord for that. Ganun din. Yung anak, magulang naman, talagang mamahalin mga anak mo, giving them instruction in the discipline of the Lord, you're praying and thanking God na siya magkocontrol, tutulong siya because you're living by faith according to His word. Ganun ang reality ng pagiging ng pag-express ng allegiance kay Jesus. Di ba? Kahit sa needs, di ba? Di ba? Sabi ng Lord, do not worry about anything. Kunyari, but in everything by prayer. Di mag-pray ka talaga. Instead of worrying, tapos magdadaya ka para lang kumita ka ng pera, you're still living by yourself. Okay. Living with your own standard instead of following Jesus. Yung allegiance mo dapat kay Lord na. Ang security mo kay Lord na. Ang future mo kay Lord na. Yun ang oath of allegiance. So, kuya, gusto ko na po i-connect. So, kung ang aking allegiance ay kay Lord na, so ibig sabihin po, mas matutulungan ako na hindi na sumuko sa buhay? Ganun po ba? Makukonnect ko po ba yun? Yes, of course. Because He is now your security. So, hindi ka na talaga susuko kasi yung, alam mo si Lord, yung security mo. Yun po ba yun? Oo. Gusto malaman kung sinong Diyos mo? Oo nga, kuya, kasi maganda po yan. Abo, okay, gusto mo malaman. Hindi mo ba alam? Pero syempre yung mga kuya, anything na pag nawala sa'yo, ikagagalit mo.
Ayun. Yun ang Diyos mo. Isa sa mga test ng, yan ang ginudyos mo. Ganun, oh. So, dati po kasi ako parang mawalan ako ng mga material na bagay. Parang gumuguho na yung utok. So, ang Diyos ko yung mga material na bagay. Yes. Naging materialoso ka. Ayun. Parang ganito yan. Mawala na lahat. Basta si Jesus, wag. Okay. Wow. Ayun. Ganda po. Kaya mga kuya, ito na po. Dumating tayo sa atin. Words of encouragement. Pero syempre mga kuya, kaya naman yun. Para medyo ma-explain yun. Talagang manamnam po natin ang inyong words of encouragement mga kuya. Di ba po? So mga kuya, ito na po. Sa ating mga nanonood na talagang at this moment, gusto sabihin, mga kuya, gusto ko na sumuko. As in, now na! Pero mga kuya, ano pong maipapayo sa akin para hindi ako sumuko sa buhay at gusto ko yung sinasabi niya na oath of allegiance kay Lord Jesus. Please help me, mga kuya. Ayan. Sabi nga nila, no? Time flies when you're having fun, no? Yes, pero yung kwan, gusto kong sumuko, alam, isa lang naman susukuan mo dito. Kay Jesus ka lang susuko. After that, everything will fall into its place. Hindi natin sinasabi na hindi ka dadaan sa pagsubok, pero sinasabi natin na kahit na ano pagdaan mo, kasama mo ang Diyos. Ayan. Sa kanya ka lang susuko. Surrender. Surrender. Oo. And surrender by faith. Ibig sabihin, pag sumurrender ka sa kanya, susunod ka sa kanya. Yun lang ko ni. If you love me, you will obey my commands. Yun ang sabi ni Jesus. So, ang pagsuko sa kanya, yun ang expression ng pagmamahal mo sa kanya. At masasabi mo naman mahal mo siya kung ikaw ay sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Pero mga kuya, sorry, medyo may side question ako. So, yung pang sinasabi pong surrender, yung kunwari meron akong kunwari bisyo na ayokong pakawalan o kaya meron akong isang relationship na alam kong mali pero ayokong pakawalan, yung pong sinasabi niya na isusurrender ko rin. Surrender mo. Iko-convict ka ni Lord eh. O, hindi tama yung ginagawa mo. Itigil mo na yan. Mahirap po yun. Pwede mo sa kanya, pero alang-alang sa'yo. Dahil sa pag-ibig ko sa'yo, dahil sa inibig mo akong una, ay gagawin ko para sa'yo. Mahirap yun eh. Naalala ko, isang kaibigan ko, pag traffic, mayroon magkakat sa kanya. Galit na galit siya. Maalala niya ang Diyos, sabi niya, Lord, para sa'yo, hindi ako magagalit. Para sa kanya. Oh. So yun, no, surrender. Parang nagkaroon ng saysayang buhay mga kuya, no? Yes. Parang nagkaroon ng meaning ba? Ganun. Oo. Tama. Thank you po, Kuya Erwin. Yun ang surrender. Kuya Erwin, bigyan na natin yung floor kay Kuya Bo. Oy, isa talaga. Surrender na surrender na yung kay Pwede bang mic lang? Mga kapatid, gusto ko lang po sabihin to sa inyo. Maraming tao nawawala ng pag-asa sapagkat nakikita nila yung pong nangyayari sa kanilang paligid sa halip na sila po ay tumingin sa kanilang pinaglilingkuran. Alam mo ninyo, wala ho tayong dahilang sumuko kung alam nating meron tayong pinagsisilbihan. Bakit? When we express our oath of allegiance to Jesus Christ as our King at doon tayo kabilang bilang citizenship natin, isipin po ninyo, bakit ho tayo susuko? Dahil pag nagsabi ka na ng iyong oath of allegiance, you are willing to die for your King. You are willing to die for the cause of your King. At itong sinasabi ng Panginoon Diyos na unang-una akong namatay para sa iyo, para ikaibigan ko ng buhay. At ngayon may buhay ka na, binigyan kita rin ng dahilan, mission na dapat mong gampanan at ikaw ay pagiging ambassador ng Panginoon sa Kristo. At ang sarap nito, hinding-hindi niya tayo pababayaan dahil darating siya bilang ating tagapagligtas. Kanya lang, minsan, uuwi tayo na mas maaga dahil gusto na tayong pagpahingayin ng Panginoon Diyos. Sa totoo lang, hindi tayo lugi. Pag isinuko natin lahat sa Panginoon, maging yung mga sinasabi ni Tosca na paano kung may mga maling relationship, sinuko mo, masakit yun, oo. Pero yung kapalit na gantimpala, kapalit na kaligaya ang ipinagkakalob ng Panginoon Diyos na siya lamang nakakapagbigay, ay hindi mo masusukat ng pait ng iyong pinagdaanan. Amen. Bakit? Tulad ni Joseph, sabi ni Joseph, nakalimutan kong lahat ng pait ng buhay dahil sa pagpapala ng aking Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, ito ang sarap ng buhay. Bakit hindi tayo sumusuko? Ang ating pinaglilingkurang hari ay hari ng mga hari at hari ng walang hanggan. Amen. Ang tanong, have you expressed your oath of allegiance to the King of Kings? Inaantay ka lang niya. And God bless you po.
Oo, yan po mga kapatid. Nakaka-bless po talaga ang payo ng ating mga kuya. Kaya po sa mga nag-iisip-isip pa dyan, replay lang. Kasi marami po talagang binigay ng mga payo ang ating mga kuya. So mga kuya, ito na po yung favorite part din natin favorite, to mga kuya. Kaya baka naman gugulat na naman kayo. Oh, yung syempre yung ating tagline mga tagline, kuya. Sige po, umulan. Umulan. Bumagyo. Kung kailangan nyo ng payong, andito po ang Payong Kapatid!